Tuloy po natin yung naalala natin po sa Matthew 5. Sino walang Bible? Buka kayo. Buka, sino wala? Tatlo. Okay, Matthew 5. Sino ba? Okay, bigyan mo nga sa labay. Tapos po tayo last time, yung dalawang tatlo, actually, Beatitudes. Tawag mo natin yung Beatitudes. May full blessing pala yan. No? Hindi lang Beatitude. Pero sabi kasi dyan, pag sinabi Beatitude, Beatify, yung sabi bless. Kaya napansin nyo dyan, sa nag-umpisa lahat, diba? Blessed are they, blessed are they. Okay, yan po kayo sa page 10. Tapos natin last time hanggang, mabasahin natin ulit. Verse 1, yung end seeing. Ah, sa Tagalog pala tayo, no? Ready? Ako muna, tapos kayo. At pagkakakita sa mga karamihan, siya ay umakyat sa isang mundo. At nang siya ay nakaupo na, ay lumapit sa kanya ang kaniyang mga disipulo. Mapapalad ang mga dungha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad sila ang nagugutom at mag-uuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay mga bekoso. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat makakapta nila ang kahabagan. Mapapalad ang mga nagkisay sa puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapayapa sapagkat sila ay matatawag na anak ng Diyos. Mapapalad sila ang mga pinag-uusi alang-alang sa katuwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag aalipustahin kayo ng mga tao at uusigin kayo at magsasalita ng lahat ng uri ng masama laban sa inyo. Mapawa kasi ng malingan, alang-alang sa akin. Sabay-sabay? Magala at maging lubhang masaya sapagkat malaki ang inyong nagdimpala sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta. Now, na sa inyo. Then, yun mo tayo. Explain or maraming salamat sa inyong mga salita. I pray. Mapatalo na yung matuto. At yun po ay magpalain nyo. Yung salita pa kayo man. Tutunan na yung dapat matutunan. At makita namin ang pagpapala ni Lord. Lalo sa mga ugali ito, Lord. Mga dapat na may makaptan din. So, nagkagala din. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Ako na mga yes. Nakatawa. Okay, nasa na si ano? Diyan, Alan Jail. Hala. Okay, sana sandal nyo ba? Sana last time, alala nyo po yung minutes natin. Beatitudes pa rin. Yung mga ugali o yung mga katangian na dapat magkaroon tayo. Natapos natin yung tatlo. Ano yun? Number one, pinagpalas. Ano, Alexis? Number one. Mga poor in spirit or dukha sa espiritu. Ibig sabihin ito yung mga, sabihin natin hindi masigla masyado, di ba? Or, ito, masaya, di ba? Gusto mo maging masaya? Gusto yung tawa ng tawa? Out of care niya, di ba? Sabi nga nila. So, maganda naman yung kaso. In-encourage tayo ng Panginoon dito. Minsan, hindi ganun. Ano mo na, malungkot. Example, ikaw, napatayan ka, or wala kang, ano kanina, wala kang pagkain, or something like that. Kung nangihina ka, may sakit ka. Okay, yung diniscribe natin last week. So, pero sabi dyan, there is the kingdom of God. So, especially, ito po yung, again, ulitin ko lang, poor in spirit, ito po yung mga humble din, parang gano'n, magkakaanayan dito eh, magkakatagpo, no? And then, yung isa naman, that mourn, masaya ba yung nagmo-mourn eh, na namatayan na nga eh. Pero ikaw, pag nagmo-mourn ka,
Nabamit ka last week. Ibig sabihin, kahit na paano naiiyak ka pa, ibig sabihin, may pakiramdam ka ba? Okay? So, iba kasi, di na kayang umiyak. Wala lang pakialam sa ibang tao. Okay? So, hindi maganda yun. Okay? Dapat tayo yung tipong nakikig, dalamhati, especially pag talagang malungkot yung ibang tao. Okay? Kaya ngayon tayo, gusto natin lahat magkaligtas yung mga tao. Okay? Hindi natin tinatawanan yun. Kanina, salamat yung mga kamag-anakan ni Leia. Naligtas. Amen? Sana totoo. No? Si Leia, ligtas na ba talaga? And then, last ay blessed are the meek. Okay, sabihin, mga humble na, yan talaga yung malinaw. Okay, nabanggit ko lang last week na sa inyo, sino yung mga mahirap maligtas? Ligtas na ba kayo? Ligtas na ba kayo? Sino sa palagay niyo mahirap maligtas? Mahirap maligtas, kahit sisiran mo, hindi na mahirap iktindihin yan, di ba? Pero sino yung madalas hindi maliligtas? Yung mahirap siyaran. Siyaran mo pa lang, hindi mo masyaran. Kasi nga, ay, pwede ba kuya? Siyaran kita ng bahagi ang nasalita ng Diyos para maligtas. Hindi ka kailangan yan. Diba yung mga? Anong tawag doon? Ha? Lasing. Bukod sa lasing, tama rin yun. Sino may madalas paglasing? Mga lalaki, hindi naman, pero marami rin. Ano ugali ng mga yan? Mayabang, di ba? Kaya kayo, kahit kayo, maligtas na kayo, salamat sa Panginoon. Pero yung paglago nyo naman, ang hirap lumago pag mayabang din. Di ba? Iba sa atin na yan, alam ko na yan, bahala na yan kayo dyan. Ang hirap lumago yung mayabang. Alam ko na yan. Hindi mo na atin, kasi matalino naman ako eh. Yung 10 attend nila sa akin, isang attend ko lang, okay na yun. Yung mga ganyan, mayabang. Kaya ang talagang pinagpapala ng Diyos, according to this, ay yung mga ano yung kabaliktaran ng mayabang, Alexis? Meron. Mabay. Tama rin, ano ba? Pag mayabang, nagmamataas. Ano kabalik na nun? Nagpapakababa, nagpapakumbaba. Okay, ibig sabihin ito, hindi mayabang. Okay? So, natapos natin. So, sana ganun kayo. Okay, mga bata, karamihan naman, okay pa kayo. Kaso nga, pag nasanay kayo, nagagaya kayo, lalo yan, yung mga ama, atin ka pa doon, okay, ganun, mayabang, hindi mo kailangan niya, mabait ka naman eh. Diba? Hindi mo alam pa kayo doon. Sabi nga sa Bible, walang mabuti, walang matuwid eh. So, huwag kayong maniniwala doon. So, lahat tayo, kailangan natin instruction sa salita ng Diyos. Okay? At saka makinig din, pag nandito na. Okay? Okay, so again na, ulitin ko, dapat meek, humble, poor in spirit, ibig sabihin, ganun din, nakikinig, di mayabang. And then, pag talagang nagdadalamati, okay lang yan. Pag normal na dalamati, katulad yan, yung mga hindi paligtas yung mga banyo sa buhay. Ganun din yan eh. So nakakaiyak minsan, di ba? Parang pinatas ko naman yung mamay. Kaya siya na natin hanggang kaya natin. Amen? Pero malalaman niyo iba kahit siya na natin ayaw. Di ba? Marami tayong kilalang ganun. Eh, saka na ako. Alam mo naman, di ba? So anyway, tuloy tayo dito sa next. Medyo nahagingan na natin ito last week. Okay, basa nga dyan. Ako na lang, no? Nasa 6 kayo. Sabi sa 5, blessed are the meek for they inherit the earth. So, na-explain ko na last week, no? Na yung earth po, yung langit, actually, yung earth ay gagawin din parang langit. Heaven, new heaven and new earth kasi yan eh. So, pag meek, ligtas ka, ikaw na yung mga lupa nyo dito, lalawak eh, no? Pero, hindi sa inyo. Pero, pag nasa langit kayo, gusto yung magkaroon ng malawak na lupa eh. Sino pang ayaw, di ba? Okay. Gusto natin yan, pero ngayon, mahirap yan eh. Ang mga mayaman ngayon, mga loko-loko eh. Pero pag inaward ka ng Diyos, pag ikaw ay mabuti, no? At naglingkod sa Diyos, una, ligtas, tapos naglingkod sa Diyos, kakaroon tayo niyan in the future. Okay?
So dito naman niya sa 6, sabi dyan, mapalad sila na nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sa English, blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Ibig sabihin, siyempre, pastor, ayaw akong makagutom eh. Gusto mo ngayon, nagugutom na nga ako, nauuhaw ako eh. Okay lang yan. Pero sabi dito, maganda yung uhaw ka at gutom ka sa, saan daw? Saan? Denise. Saan? Dayan. Tingnan nyo. Pag nag-aaral tayo, tingnan nyo dyan. Laging lahat ang sagot ang dyan. Ito. Page 10. Saan tayo dapat mauhaw? Ayan, mauhaw tuloy ako. Habang inaaral nyo. Saan? Lakasan mo. Sure ko. Gaya. Alex. Page 10, verse 7. Ah, sorry. 6. Sa katuwiran. Ano yung katuwiran? Hindi na nga katuwiran. Iba yung na nga katuwiran. Kung sinabing katuwiran, tuwid, di ba? Kasi mabuti, matuwid. So, ibig sabihin, gusto mo maging matuwid. Hindi mo gusto ikaw lagi pasaway, di ba? Gusto mo ikaw yung ino-honor. Ito, si Dayan talaga, napakabait nito. Masipag pa, magalak pa, maaga pa, hindi nagmumura, hindi nalalain, natalino, upuri sa Diyos. Yung ganun, gusto mo ganun, di ba? Di ba? Ito, si Akira, ano to? Basta, ayaw mo nang gano'n, di ba? Si Akira, gano'n, kunwari lang ha. Ayaw mo nang, di ba? Ang gusto mo, matuwid. At ngayon, normal sa inyo mga bata, siyempre, hindi naman kayo gano'n mamarunong, di ba? Kaya nga nauuhaw daw, gusto nyo lagi, instruct nyo ba ako, pastor, instruct nyo ba ako, Lord? Lord, turuan mo ako ngayon, nakulungo ako ngayon, di ba ako marunong? Ngayon, di ko alam kung isiseryosohin ko, pero Lord, please, turuan mo ako. Ganon tayo dapat. Amen? Uhaw. Ibig sabihin, uhaw, gutom, gusto mo kumain. Parang kanina, hinarap ko yung mga kabagahan na kanina at Leia. Sabi ko, kung ligtas na kayo, ano yung next na gagawin nyo? According sa Bible, sabi sa Peter, as newborn babes, kagaya daw na parang bata, may baby kasi sila dun eh. Di ba yung baby, anong gusto-gusto ng baby? Di ba gusto nila, dede. Sabi sa Bible, ang dede natin, salita ng Diyos. Kaya salamat, nandito kayo ngayon, pero misa tinatamad din kayo, di ba? Ganun talaga eh. Pero buti yung bata, baby, hindi tinatamad dumede, no? Kaya kinukumpara tayo doon. Alam kasi natin, nakita mo yung bata, dede ng dede yun, di yung nantok, kahit antok pa yun, dede, ganun agad yun eh. Ganun dapat tayo. Okay? And, man, every week lang tayo, man, every day nga. So, pag naintindihan nyo na, dapat at least sa isang araw, mag-pray ka, and then, kunin mo agad yung Bible mo, kahit isang chapter, kahit dalawang verse lang eh. Kung nag-uumpisa ka talaga, di ba? Yung ba sa amin, hindi na nagbabasa eh. Namimiss ko na kasi, sinachat namin yung mga pinabasa. Next time, kung gusto nyo, ganun din tayo. So, basahin nyo yan. Kasi, sabi dito, nauuhaw kayo, nagugutom kayo, gustong-gusto nyo. Salita ng Diyos lagi, di ba? So, ganun din, pag-attend kayo ng attend, gusto mo, ay, natututo na naman ako, di ba? So, ganun din, basahin nyo rin sa bahay. Mas maganda kasi dito, pag nag-aaral tayo dito, tinuturuan na lang kayo, medyo mas madali, di ba? Kasi, makikinig ka na lang eh. Pero sa bahay, pwede ka rin magbasa. Kahit mabagal ka sa ngayon, isa, dalawang verse, okay na yun, kaysa wala, di ba? May Bible na kayo lahat, di ba? Sa bahay. So, ganun. Entindihan ba? Yeah. Ulitin ko, mapalad ang mga nauuhaw, nagugutom sa katuwiran. Bakit daw? Ano daw mangyayari sa kanila? Kasi ito, sa 6. Sapagkat, yung iba, kaya hindi nabubusog. Kaya yung iba, sa inyo iba, birthday yan, gusto niya yan, di ba? Sino bang ayaw? Kaso ako po ha, sa company namin, pag nagkainan doon, napakarami. Lahat ng hindi mo makakain sa ordinaryong handaan, makakain mo doon. Kaso ako, hindi na ako matin doon, kasi nga, dahil mga bangla, asal ako, payabangan naman yung mga boss, sabi ko, sige, kain na lang.
Tsaka hindi ako lumiliban sa church. Bukod sa pastor ako, di ba? So hindi ako lumiliban. Ibig sabihin, kasi mas gusto ko yung may madadagdag sa akin spiritual, di po, no? Kartal lang, di ba? Kaya salamat nandito kayo. Pero makinig kayo, pag nandito na kayo, dito na kayo. Eh. Pero pag wala pa kayo dito, dapat namimiss nyo eh. Hindi ko makukuha yung kahit saan, kahit sa TV. Sa TV kasi, hindi ka naman kilala nun eh, di ba? Yung mga nag-papers din dyan, mga kari. Hindi mo maintindihan, hindi ka makamili, hindi ka naman kilala nun. Baka hindi paligtas yun, okay? So kaya sa atin dito ka naligtas, sabi sa Bible, maganda, dito ka itinanim, dito ka rin, lalago, parang alaman. Okay? Kasi ang hirap na parang tipaklong. Eh, kung naligtas ka kayo dito, ano bang hanapin yan? Amen? Amen. Eh, paano basta pag ano na ako, puro nagbabasa na ako, puro church na ako eh. Paano yun? Pwede, tanong ko, pwede ka bang masobrahan? Pwede ka bang masobrahan sa ice cream? Ha? Pag madaming ice cream, hindi pa rin, malakas ka siguro na eh. Ano ang paborito mo? Pagkain, Alex. Pag marami, masasobrahan ka, di ba? Pero spiritual kasi, hindi ka masasobrahan. Kasi magandang bagay ito eh. Hindi ka maubusog, hindi ka may pancho. So sabi na ikaw, pwede rin. Kaya nga, dapat i-apply mo rin may application. Okay? Pag nagturo ka nga, nag-aaral ka ngayon, ituro mo rin sa iba. Kayo, mga bata pa naman kayo, kaya kayo talagang puro intake lang ngayon, kain lang kayo kain. Aral lang ang aral. Ganyan yan. Okay, so yung sinasabi lang, magutom kayo sa salita ng Diyos. Kumain na kayo kanina, mamaya ulit, basa ulit, pray ulit. Eh ngayon, sino may cellphone to? May cellphone na to si Alex, malaglag pa. Ano pinapakinggan ko? Yun ang tanong, di ba? So tayo, kaya nga meron tayo dyan YouTube, meron tayong Facebook. Para ang gusto nyo, kapatid nyo si Pastor, di ba? Yung mga post natin doon, maayos, maganda. Hindi mo kalokohan. Di ba? Ano mga pinopost nyo ba? Tignan ko kaya mga post niya kira dito. Ganyan yan eh. Kaya po, kasi usapan nyo. Wala kayong matutunguhan dyan, pupunta naman kayo dyan eh. Walang masama, walang masyadong masasama naman ako, tamang tao, tamang panahon. So, pero yung dapat yung sabi nito, uhaw, di ba yung kain, yung inom, lagi yan eh. Araw-araw, every time, ha? Kasi may tuloy-tuloy dapat, yun. So, ganun yan, di ako naniniwala na sa edad ko rin ni Leia, si Leia, ganyan ako, 11. Eh, basta, sawa na ako sa church. Ako nga, hindi pa eh. Alam niyo akong ginagawa ko pag nasa bahay ako, yan, nakikinig din ako sa YouTube. Nakikinig pa rin ako sa ibang pastor. Nag-preach sila. Bakit? Kasi gusto ko pa eh. May alam sila na hindi ko pa alam. Amen? Makakadagdag sa amin yun. At mas mabilis kasi ang learning pag ikaw na ikinig sa experience na. Ganun din kayo ngayon. Hindi pwede sabihin, eh, basta na, nagbabasa na nga ako eh. Ah, nag-church pa ako, nagbabasa na nga ako eh. Iba yung basa, iba yung atin. Diba? Malaki yung mga dadagdag sa'yo pag matag yan. Ganun din yung nagbabasa. So, dapat, yun nga, uhaw sa katuwiran. Nagutom na ba kayo gutom na gutom? Hindi pa, wow, salamat, sana all. Pero minsan nagugutom ako ngayon, pag ganito, gutom ako, wow, kasi nagsolving kami kanina, naglakad kami, nagsundo, so may preach ako ngayon, iuhaw na uhaw ako. Pero, pwede naman uminom, di ba? Pero, maganda sa katuwiran, sana ganoon tayo uhaw, amen? So, para kayo nang hingilig mo, church naman, tagal naman, parang si Athena, nakatrain na ulit. Ang aga nito eh. So ngayon, salamat. Nandito ulit si Athena. Amen? Si Katrina ko lang. Saka si Akira, kahit wala yung friends niya. Diba? Tayo na lang ang friends. Pwede naman yan, diba? So, pero okay, may pinatahan ko sila. Okay, so uhaw pa kayo sa katuwiran. Malalaman natin yan. Ang uhaw sa katuwiran, ang uhaw sa kasalita ng Diyos. Basa ng basa, pray, attend. Pati mamaya, pwede tayo mag-usap. Pwede kayo magtanong. Kasi hindi kayo pantay-pantay ng knowledge pa, di ba? Katulad kayo, yung ate ni Katina, tsaka yung mga, kanya, tita mo ba yan, o balain, o yan, asawa ng kapatid. So, sabi ko, magtanong kayo, kasi kanya, wala kaming time, pero, ganun yan, normal yan, kaya sinadiyan, magtatanongin sa'yan, di ba? Ganun yun. O
Kung hindi kayo maintindihan, gusto nyong maintindihan ng mabilis, tanong agad. Diba? Yung the best. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Tato lang nag-i-amen. Kasi sinabi mong amen, yung sabihin lang, so be it, tama yan. Agree. Ano lang yan. Amen? Amen. Okay. So, uhaw ba kayo sa katuwiran? Amen. So, sana, no? So, makikita kayo kung lagi yung mga atin nagbabasa, nagtatanong yan ang uhaw sa katuwiran. At gusto ng Diyos yan. Next! So, verse 7. Ilan lahat ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anyway, pupunta tayo sa number 5 na tayo, no? So verse 7. Ay, basa niyo ulit, hindi ko. Verse 7. Hindi ko. Ano yung habag? Sinabi pong habag, sabi dyan, merciful. Mercy. Diba kanina, nag-pray na naman kami, maligtasan. Yung si Ati, Laika, at Gloria, sa sinulit dyan. So, di ba, may nag-pray tayo ng kaligtasan, ano yung sabihin natin madalas? Lord, have mercy on me. Kasi maawa ka sa akin kasi ang Diyos, galit sa kasalanan, lahat tayo makasalanan. Ano ba? Ano yun? So pwede yung pwedeng pag naawa sa'yo, di ba? So, may kinaasalan na ba kayo dito nagalit sa inyo o kaya kayo nagalit? Mayroon na ba kinagalitan dito? Lalo yung mga, alam mo na, ate kuya. Di ba? Yung kuya mo, siya yung may pagkain, ikaw. Nangihingi ka, kuya, pakawang-awa mo na, gutom na ako. Diba, nagmamakaawa tayo. So normal yan, minsan. Pag siya yung meron, kung ano yung meron siya. So sa Diyos kasi, lahat nasa Diyos. At lalo yung kaligtasan, diba? At kahit ligtas na tayo, minsan, kailangan pa natin ang habag ng Diyos eh, sa maraming bagay, diba? Tulad niya, Lord, sana makatapos ako. Lord, sana hindi naman kami ma-aksidente, diba? Lord, sana hindi maayos ang buhay, makapasa ako. Dami natin panalangin sa Panginoon eh. So, kailangan natin ang habag ng Diyos. Pero sabi dito, pinagpala daw yung mahabagin. So, dapat ang Diyos pala, mahabagin ang Diyos eh. Ulit-ulit po yan sa Bible. God of mercy, for His mercy, endureth forever. Walang yung Psalms, 65 na tayo. Ang Diyos maawain. Walang problema sa Diyos. Mag-ano lang tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, hindi mayabang tayo. Okay? So pag sigurado yan, pag anak ka ng Diyos, lumapit ka sa Diyos, kung may ginawa ka mang mali, kung ngayon, binaparusahan ka na ng Diyos, may sakit ka. Diba? Kasi may ginawa kang kalokohan. So magmakaawa ka sa Diyos, ang Diyos ay mabuti at maawain. Ngayon, sinasabi sa dapat daw tayo, ganun din. Diba? Kasi minsan, darating yan, lalo na pag laki-laki nyo. Okay? Nabagit ko kanina, ate, ano naman, magmahawa ka naman sa akin. Bigyan mo naman akong ganyan, huwag mo na akong paluhay kung ano man yan. So maganda tayo din ay, pag tayo naman yung pagkakataon na mag-demonstrate ng ganyang mercy. Diba? Pag-isipan natin, yung sabi rin dyan, oh, ano daw mangyayari sa'yo pag ikaw yung merciful? Ano? Lagi may katumbas po yan eh. Kaya dapat tayo maging mahabagin dahil kailangan mo ba ng kahabagan? Kailangan ba ng mercy ng ibang tao? O ng Diyos? Kailangan nyo ba ng mercy? Awa. Kailangan nyo ba ng awa? Journaling. Kailangan ba ng awa? Ikaw, Diane. Ikaw, Denise. Ikaw po. Ikaw, Joanna. Ikaw, Jessie. Ikaw, kailangan yan eh. May ganun ba? Kailan lang, oh, yung mabagyo na naman. Nag-aaral na naman yung mga malapit sa dagat, di ba? Kahapon, tinitignan mo kasi nabasa ko lang. Alam niyo ba yung nangyari sa Indonesia, Sri Lanka, last 2004 daw.
Ang lakas ng tsunami. Buti itong, ito, wala naman tsunami dito eh. Kasi, ito, lawa lang yan eh. Pagtabi kayo ng dagat, maano yan, sobrang alon. Minsan, lalo pa may bagyo. Balik tayo naman sa Tacloban. Hindi pa, mga bata ito eh. 2009, buhay na ba yung 2009? Sino buhay na lang? Wala. Okay, nabuta namin. So, lakas ng bagyo, patay yung mga nabutan sa na baha. So, wala mong baha dito, baka naman yung may ano, lindol, di ba? So, lahat tayo kailangan natin ng awa ng Diyos. Kayo din naman. Kung magka-COVID na naman. Oh, ano man yan? Sabi ng Lord of God, magkakaroon daw, magkakaroon, mas malala sakit. Alam na nila eh. Kasi sila yung gumagawa. At anyway, kung ano yung totoo yun, sa palagay mo, sobrang tibay mo ba, di ka tatablan? So, kailangan natin lahat ng habang ng Diyos. Kung hindi man, diba, kung sabi ka na, may nanakawan. Sana naman, huwag tayo mananakawan. Huwag naman tayo ito, mga babae karamihan. Huwag naman, ma. Okay, diba? Kaya mag-iingat kayo lagi. Hindi nyo ba yun? Kaya malang dito. Kaya sa kumisa na eh. Lagi kayo may kasama. So, sa may mga place na ganyan, nakakahapon na naman, may ganun daw. Nawawala isang babae. After 5 days, natagpuan. Ano na? Patay na yun. Kaya mag-iingat yun. Kailangan natin ang habag ng Diyos. Intindihan nyo na. Kahit kami, nagbiyahe ng malayo, madalas, trabaho, ganoon din sa kalusugan, kailangan natin yan. Kaya, pag kailangan natin minsan naman na mag-show naman sa iba, no, tulad yan, talaga nagkamali. Yung last time, nabangga naman ako sa likod. Eh, alam ko naman, wala naman matibay naman yung sakyan. Hindi ko na sinigil, hindi ko na minumura. Diba? Kaya mo rin, uwi na lang kami. Amen? Minsan, ganun eh. Makala ko minsan, makulit, gusto kong paluwi, minsan, hindi na pinapalo. Ganun. Pero minsan, kailangan eh. So, ganun din kayo. Amen? Tandaan nyo rin niya. Ngayon, wala pang inakawaan dahil bata pa kayo. Tandaan nyo, ang Diyos na awa sa atin. Kung ligtas kayo ngayon, na awa ang Diyos sa inyo. Amen? So, kailangan natin yan. So, ulitin ko lang ha. Sarili ko. Mapalad ang mga nagugutom at uhaw sa katuwiran. So sana lagi tayong uhaw. Attend, pray, aral, tanong. Maganda po yan. Okay? Aral ka ng aral. Lalo bata ka pa, mas magiging matalino ka. And then next is mahabaging ka rin dapat. Hindi yung ginawa mo sa akin last year, ganyan eh. Binatukan mo, babatukan din kita kayo. Lalo kayo mga bata, yung mga lalaki, maliliit pa kayo ngayon. E pag laki niyan, malalaki yan. Kasi malalaki yan, yung hawain. Ganun din yung mga babae. Okay, wala na. Next. So yun yan ha. Basta isipin nyo lang, kailangan nyo ng kabagan. Pakita nyo kayo sa iba. Next, may basa niyo 8. Ready, go. Okay, sa English, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, may kinalaman na naman sa kaligtasan to. Nabanggit natin kanina, di ba? Yung mga mayabang, mahirap yung maligtas. Hindi actually maliligtas yan, ha? Kung hindi sila magpapaka, baba. Ganon din dito sa pure. Nakalina, kaya minsan sinisigaw kayo pag hindi kayo seryoso. Kasi pag hindi kayo seryoso, mga bagay na seryoso, ano mangyayari sa inyo? Hindi kayo pure, madumi kayo, ibig sabihin. Imagine nyo, nag-aaral tayo dito, salita ng Diyos, di ba? Tawa-tawa. Maganda ba yun? Tama ba yun? Pag salita ng Diyos, seryoso. Hindi yan binabastos, di ba? Eh pag hindi ka seryoso, ano ka? Ano ka pag hindi ka seryoso? Ano ka baliktad na seryoso? Joke-joke. Diba? Or lumilipad yung utak. Diba? Ganyan minsan yung iba eh. Sa klase nyo, subukan nyo yan. Pag nakapasa kayo, ewan ko na lang.
ba? Lalo pag mahirap intindihin. Kailangan tumutok ka. Pag hindi ka nakatutok, di ba intindihin yan? So, sa sinasabi dito, may problema sa iba, mapagkunwari din naman, no? Nagkukunwari ba kayo, mga bata? Minsan, nagkukunwari din kayo. Yung anak ko lang minsan, eh. Tulog na. Opo, sige po. Tulog ka na ba? Opo, tulog na po ako. Bata pa yan, ha? Marunong na, di ba? Natatawa tayo, pero hindi nakakatuwa yan pag na-realize mo na hindi pala talaga ako. Kasi mga bata pa nga eh. Pero yan, mali yun. Huwag kayong mapagkunwari. Kabaliktaran na yung pure. Pag sinabing pure, talagang totoo. Walang biro, walang joke, walang pagkukunwari. Walang dumi. Ngayon pa yung marumi sa utak. Kaya sinabing marumi utak. Madalas, ano siya sabihin ng marumi? Oh, dumi ng utak nito. Saan niya, Christian? Mabastasan po. Mabastasan, alam niya Christian niya kasi madalas yun. Maya, kaya kanina, puro kasnas yan ang isip niyo, di ba? Imagine niyo, nasa church na tayo. Tapos puro kasnas pa rin kayo. Di ba? Hindi yung masama sa ibang bagay. Di ba sabi nga, mag-pray. Mag-pray lang. So, may time niya, may time. May tamang panahon. Pag puro ganyan, imagine nyo, kunwari, or, nag-preach ako dito, puro kalokoy iniisip nyo, ano yun? Kung kaya pinapansin nyo, ano pinapansin nyo, si Pastor, nakikip talaga. Nag-preach tayo dito, nag-aaral tayo, alam. Ano bang madumi isip? Ano nga, mabastusan daw. Diba? So madami yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, iwasan nyo yung ano minsan. TikTok na naman. Kahit sa TV, mga paklalalo, mga bastusan mo na talaga yun eh. Kung bansa kanila yun eh. So tayo, para maging pure tayo, ito. Isipin mo lang, kilalanin mo ng Diyos. Ang Diyos, di na ipagbiruan. Amen? Amen. Okay, masaya din siya, pero hindi yung joke. Ano ba yung siyang pure? Yung siyang walang dumi, ano pa? Puro, tapat. Okay, imagine nyo. Parang yun, kanina, nagkukwentuhan na naman itong mga tapat. Tama ba yung may asawa ka na? Tumitingin ka ba sa iba? Pero madalas yun, di ba? Parang kailan lang. Nakita akong ganun. Yan. Masama, alam mo na masama, ginagawa yung matinatawanan lang. So, kung tinawanan mo, parang ibig sabihin, parang okay lang, tinawanan mo, di ba? Kaya kayo, huwag nyo tatawanan yan. Okay? Kung alam nyo masama, masama yun. Hindi yan tinatawanan, maraming bagay na pure na pwede tayong pagkasiyahan, hindi yung mga kalokohan. Amen? Amen. Ano pa yung mga pure? Yun nga, yung tapat. Ito, nag-uusap tayo dito. O, mahal nyo ba ang Panginoon? Hindi ginagawang joke yun. Okay? Mahal nyo ba yung salita ng Diyos? So, walang ano dyan eh. Walang joke dapat dyan. Okay? So, iba, mahilig mag-joke. Puro joke. Ang hirap doon. Ang hirap matutunog yun. No? Tandaan yan, kahit sa school. Hindi sineryoso yan. So, are you pure? Yeah. Ano daw yung mangyayari sa inyo pag pure kayo? Pure in heart. They shall see God. Ano kanina? Kanina, sinira ko yung mga mag-anap ni Leia. Pag hindi ka seryoso sa ganyang bagay, ibig sabihin, hindi ka pure. Either pinatuloy mo lang, basta, sige, mapakinggan kita, pero actually, hindi ako makikinig. Oo lang ng oo. Yung mga ganang tao eh. Lalo yung iba, baka may bigas dyan, sige, atin ako dyan. Yung mga ganon. So, hindi pure-hearted. Ang nasa utak, ibang bagay, di ba? Hindi pure. So itong mga kasama namin sa Mateo, salamat, nag-aasi sila, di ba? Pag hindi sa paglilingkod naman, hindi pure, may ibang iniisip. Diba? Baka sana, mayroon akong ganyan, mayroon akong ganyan, sumikat ako. Hindi na lang pure yun. Di ba? Kung sinabing pure, paglilingkod, maglilingkod ka, yun na yun. Para mangyari, yun dapat mangyari. At hindi mahirapan yung ibang naglilingkod,
tutulungan ko sila. Yun na yun. Pag pure-hearted ka, walang ibang nag-iisip ka ng kapalit na hindi naman dapat. Amen? Amen. Nakatinarilong ko kay Evan. Mayas ka lang po. Yan. Isa pa yan, yung pure, sabihin, tayo gusto natin lagi pure eh. Malinis, pag, kahit yan, simento, maganda ba yung simento, Joanna? Pag simento, gusto natin puro. Imagine mo yung simento, mayroong hangin-hangin sa loob, makikipatibay ba yun? Siyempre, hindi. So, itong kahoy, kahoy ito, puro, matibay. Eh, paano pag binukbok yan? Kinain ng anay. Ano mangyayari? Kakaroon ng hangin sa loob, hindi na matibay. Hindi na pure. Diba? So, kung purity, mapaganda yan sa kahit anong bagay. Kaya, dapat ganun din tayo. Sa lahat ng bagay, maging pure tayo. Huwag nating haluan. Yung bagay na maganda, huwag nating haluan ng bagay na pangit. Okay? Nato, forward ka na lang, Nato, kasi. Forward ka na lang. So, yan. Punti na. Okay. Maintindihan na ba, mga bata? Maging pure. May ilang minutes na ako ba? 36 pa lang. Okay na yan. So, malinaw naman kasi. So, ito po, basabasahin nyo lang. Basabasahin nyo. Review natin na una. Pure in spirit. More than meat. Ang mababang loob na tayo. Huwag tayo mayabang. Ang laki-laki nyo, lalo mga lalaki. Ayos ka. Pag nakakita kayo ng mga kapwa nyo, mga bata din, mayabang, anong gagawin nyo? Ay, ang galing. Pero pag hindi ka umiwas, mahahawa ka, di ba? Kung mayabang sila, iyabang ka din. Maniwala kayo. Kung pinapanood nyo, di ba? Mahahawa kayo dyan. Kaya iwasan natin. Ito yung, ano natin, goal natin. Pinaaral dito. So, me, mourn, healing spirit, gutom sa katuwiran, at saka mahabagin. Amen? So, lagi yan. Ngayon, meron mga pang-balance din dito, ha? Kasi iba, sabi naman, eh ano, lagi na lang iiyak. Siyempre, hindi. Ibig sabihin lang nun, ito kasi yung subdulan eh. Dapat hindi kayo tipong hindi ka na naiiyak. Diba? Kaya, maganda yung mga solve niyo, ganyan eh. Hindi ka magkukulang dyan. Lagi kang ano eh, naawa sa tao kung ikaw gusto silang maligtas. So, iniisip mo, paano sila maligtas? So, kahit mayabang yan isa, gusto mong maligtas. Kaso, mahirap na yun. So, pag-pray mo sila, bibigyan mo sila opportunity para maligtas, kahit mo, ganyan-ganyan. So, kaya, maganda yung mag-solve it. And then, yun na, doon muna tayo. Aanim na tayo. Later, yung mga mapayapa, yung mga inuusig, tsaka inalipusta. Pag naglilingkod ka na sa Diyos, mararanasan mo na ito. Ngayon, bihira pa sa iyo yung nangyayari yan eh. Kasi nga, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, ba? Nag-aaral ka pa lang. Pero kahit sa inyo actually, may nang-aasal na pa sa inyo dito. Kung kambalo, ganun niya mag-church. May nang-aasal pa sa inyo ganun. Wala pa naman. Ikaw. Jesse. Adrian. Akira. Baka din nila alam. Pagdalaman nila si Akira, mag-church sa Baptist. Naasawin ka niyan. Inom na lang tayo. Ako post na ni Cole, ha? Uminom na ba talaga yun? Hindi. Ikaw? Amen. So, ang hirap ng gano'n, di ba? So, pero kaya nga sabi natin ng atin para matutuhuan sila. Okay? So, ano pa? Sa'yo lang, may question ba? Question. So hanggat maaari huwag kayong magmimintis. Kasi katulad nito, pwede nating balikan yung ibang lesson kaso mabilis na lang. Kaya maganda, hindi kayo mimintis kasi makakukuha niyo sustansya ng salita ng Diyos. Okay? Again, salamat sa bawat isa. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita again na
Ito po yung mga basics na binibigay sa amin, makakamagawaan namin, ang kalooban. At binigay nyo na naman yung mga rewards at benefits, Panginoon, kung meron kami ganito, attitude or kalagayan, train na pwede sa amin. Of course, mauhaw sa inyong salita. Lagi namin gusto ang inyong salita, inyong kalooban, alam namin, at gawin namin, Panginoon. So, salamat sa mga dito, Lord, pinaglalaban ang inyong narambahan dito, Lord. I pray na palagi na sila, Panginoon. Ganyan sila pabuha sa kanilang mga magulang at sa isang bahay. Na sila po ay lagi maalaw. At dito, Lord, ang dito, Lord, ang panahon, ang kalusugan, ay laging ayon, Panginoon, pabuha sa amin. Pag-aaral sa salita, Panginoon. Wala po, Panginoon, kayo manulagi. In Jesus' name, pray. Amen. At this time, let's sing. Manay. Sa pag-awitan namin din kayo, subukan nyo, okay? Kamaya. Okay.